Barabas, ang taong pinagpalit ng mga Hudiyo kay Jesus, na nagbunga ng pagpako sa krus at sanhi ng kanyang pagkamatay. Marami sa atin kilala ang kanyang pangalang Barabas, pero ilan lang ang nakakaalam kung anong tunay na pagkatao ni Barabas. Kilala bilang mamamatay tao, magnanakaw, at isang bandido. Anong misteryo sa pangalang Barabas? Bakit mas pinili si Barabas kay ni Jesus? Sadya bang ito ang kapalaran Jesus para matupad ang propesiya upang sagipin ang kasalanan ng sangkatauhan? Kung nais mong balikan ang nakaraan at lumawak pa ng lubusan ang isipan sa mga kasaysayang nagaganap, buksan ang mga mata, palawakin ang isipan, at sabay nating tuklasin ang hiwaga ng mundo. Anong misteryo ang pangalang Barabas? Ang buong pangalan ni Barabas ay Jesus Barabas, na ang ibig sabihin ng pangalang Barabas ay Bar, na ang ibig sabihin ay anak. Aba, na ang ibig sabihin ay ama. Sa Aramaik na pagsasalita, na ang ibig sabihin anak ng ama. Ito ay kahalintulad sa pangalan Hesukristo. Bagamat magkahalintulad ang pangalan ng dalawa, iba't iba naman ang kanilang pinagmulan. Si Jesus ay anak ng Diyos Ama, at si Barabas ay anak ng kanyang ama na isa lamang ordinaryong tao. Nakasaad sa libro ni Mateo 27, versikulo 17. Nang sila'y mga katipon, ay sinabi sa kanila ni Pilato, "Sino ang ibig ninyong sa inyo'y aking pakawalan? Si Jesus Barabas o si Jesus na tinatawag na Kristo?" At nakasaad sa libro ni Marcos 15, versikulo 7, na si Barabas ay nasa mga taniman ng maluwang, na sa kanilang pag-aalsa ay nakagawa ng pagpaslang. Ibig sabihin, si Barabas ay isang rebelde at isang leader ng himagsikan laban sa Imperyong Romano at gustong pabagsakin ang namumuno nito. Ngunit sa kasawiang palad, hindi sila nagtagumpay. At ipinahayag ni Lucas 23, versikulo 19, hanggang 25, na siya'y itinapon sa bilangguan para sa ilang pagniriwang na nangyari sa lungsod at para sa pagpaslang. At makikita sa libro ni Mateo 27, versikulo 16, ay itinuturing siyang isang taong bantog o isang sikat na tao. Para sa lahat ng ito, siya ay binigyang kahulugan bilang pinuno ng isang maluwang na pangkat. Ngunit para sa ilang liberal exegetes, ang kasaysayan ni Barabas ay kadalasang ginagamit upang pangatwiran ang anti-Semitism na nag-aambag dito sa mga Hudiyo ng posibleng responsibilidad para sa pagpako kay Jesus sa krus. Itinuturing ng iba pang mga mapagkukunan na ginamit ito noong mga unang araw ng Kristyanismo upang linisin ang Imperyong Romano ng pagkakasala. Ano ang ibig sabihin ng anti-Semitism?
Ang anti-Setmism ay magpapakita mismo sa maraming paraan, tulad ng pagkamuhi o diskriminasyon, o kahit ng mga pulis o kurasa ng Estado. Tinuturing din ng ilang scholar ang posibilidad na ang buong sitwasyon hinggil kay Barabas ay hindi sana nangyari. Ngunit ito ay isang karagdagan sa kasaysayan upang bumuo ng isang talinghaga. Nakasahiwatig na ang pagpili sa pagitan ng isa o ng isa pang bilanggo kung tatanggalin sa kasaysayan ay hindi binago ang landas ng mga pangyayari. Ngunit ano pa man ang nangyayari sa panahong iyon at ano ang pananaw ng mga eksperto at iba pang relihiyon tungkol sa kasaysayan, magkasalungat man o tugma, may ebidensya man o wala, at para sa iba at sa mga taong naniniwala, ang pagpapalaya sa makasalanang si Barabas ay maaaring kumatawan sa kalayaan ng sangkatauhan mula sa orihinal na kasalanan ni Adan na naganap sa pagpapako sa krus ni Jesus.